Scammer alert tayo mga B. Pag may nag-message sa inyo ng ganito, yung gusto daw nilang gamitin yung FB page nyo para lagyan ng ads at pabayaran nila kayo, huwag kayong maniwala. As in, auto-delete, auto-block, or kung pwede i-report nyo pa yung nag-message sa inyo yan. Kasi mga binan, dahil dyan, nawala ang FB page ko na may 14,000 followers, eligible na sa Star, in-stream ads, at ads on Reels. Natakal kong trinabaho yan, nagpaguran ko yan, tapos sa isang iglap lang mga binawala, nanakaw sa akin. Kaya, please mga B, tulungan niyo akong i-share itong video na to kasi baka gamitin ng scammer itong FB page ko para makapag-message sa iba at makapag-scam. Siyempre, pag nakita ng iba yung i-scamin niya na, ay, ang daming followers nito, siguro nga legit, may i-scam din po sila mga B. Kaya please, share my video for public awareness. Paano ba nila nanakaw ang FB page ko? So, ganito na nga mga B, nag-message sila sa akin ng ganito. Ayan nga, gagamitin daw nila yung FB page ko, nalalagyan daw nila ng ads. Tapos, ang pinaka-catchy doon na naano yung attention ko is yung sabi nila na babayaran daw nila ako in advance upon verification. Tapos, hiningi nila sa akin yung email ad ko kasi daw doon daw isa-send ng Facebook yung invitation. So, binigay ko naman yung account ko, yung email ad ko. Tapos, yun na nga, minareceive ako na email na sasabi na, ayan na, ini-invite daw ako ng ganito, ganyan. So, sabi ko, ay, oo nga, siguro nga, legit. Kasi nga, ito yung itsura. Oo, legit nga. So, clinic ko naman. Tapos, lahat na sinabi niyang procedure na step by step, sinunod ko para lang ma-verify ako at matanggap ko na nga yung advance payment na sinasabi nila. Tapos, nung sa pagpa-process na yun, yung pinaka-end na part, biglang may ganito na silang request na add this person and let us know. Ba't kailangan kong i-add tong Jose Silva na to? So, in-stock ko. Tapos, ang lumabas nga, parang kahinahinala yung tao na ba't sabi ko, sino to? Sino Jose Silva? Ba't kailangan ko siya i-add? Eh, meron lang siyang 200 na friends. Tapos, hindi siya Filipino. Ano siya? Parang siyang Arabo or Indiano, ganun. Tapos, doon ako parang in-stock ko din yung nagme-message sa akin. Nung in-stock ko din siya, ito siya. Ang tawag nito, ano naman, hindi naman sa pagmamaliit, pero parang tikaos din siya, hindi niya rin kaya magbayad. Nung sinasabi niyo, $2,800. So, doon ako na-alarma. Pinuntahan ko agad yung FB page ko. Bali, ito na yung lumabas. Wala na siya doon sa listahan ko ng account. So, pumunta ako sa Chrome, sa Meta Business Suite. Chinek ko doon at ito naman yung lumabas. Hindi ko na maklik yung page setting. Unlike doon sa isang FB page ko na may access ako sa page settings. So, ganun mga B. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yan. Bakit sila nananakaw ng FB page? Siguro isipin nila, ay, maraming followers to, kikita na to, para sa kanila magpunta yung kikitain mo. And at the same time, pwede din nilang gamitin yung FB page nyo para makapanloko rin ng iba. Kaya please mga B, please share this post, share this video para maging public awareness, para ma-aware sila na panakita nila yung ganitong itong page na to. Pag minessage sila ng page na to, idiretso na nilang i-block or i-report. So, yun lang mga B. Sana i-support nyo pa rin ako dito sa new page ko dahil back to zero po talaga ako.